The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man." They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building on the day when Lot left Sodom. Fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them. And likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot? Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night, there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken and the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Could you kindly greet the person beside you? Good afternoon. Isang nakakatakot na pagsasalarawan ng katapusan ang ating narinig mula sa ating ebanghelyo. Nakakatakot dahil sa halip na happy ending. Sa halip na happy ending, tila isang magulo na pagtatapos ang tinutukoy ni Jesus. He likened it to what happened during Noah's time. Naalala niyo po ba si Noah? Yung kwento ni Noah? What happened during his time? Diba? While everybody is eating, drinking, marrying, kumbaga nagpapasasa, suddenly, the flood came and destroyed them all. Umulan na malakas, nagkabaha, at nasira ang lahat. Same thing as what happened during the time of Lot. Do you remember the story of Lot? Yung pinaulanan ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. People then were eating, drinking, buying, selling, planting, building. In short, nagpapasasa din. But the day Lot left Sodom, it rained fire and brimstone from heaven, and it destroyed them all. This is what will happen during the end of time. Ito rin po ang mangyayari daw sa katapusan according to the description of Jesus in our gospel today. Totoo, nakakatakot.
Nakakatakot dahil parang pelikula ang mangyayaring pagkagunaw o katapusan ng mundo. Pero matatakot lang tayo kung tayo ay hindi makakaligtas. Matatakot ka lang naman kung alam mong ikaw ang masasawi. Gaya na lang nung panahon ni Noah at Lot, marami ang hindi nakaligtas. Pero meron ding nakaligtas. And this is what Jesus would want to point out. Ito yung gusto niyang sabihin, not to scare us, but to warn us about the end of time. Noah and his family were saved because they obeyed God. Same thing what happened to Lot. He was saved because he obeyed God. But sadly, Lot's wife was not saved. Why? Because he did not follow God. Sabi kasi ng Diyos, pag pinaulanan ko na ng apoy ang Sodom, tumakbo na kayo. Walang lilingon. Never turn back. Pero anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon, tigas ng ulo. Lumingon, nilingon niya ang Sodom at siya'y naging batong asin. Imagine that. God is telling already not to look back. Pero antigas ng ulo, lumingon pa rin ang asawa ni Lot at siya'y naging batong asin. Ito rin po yung sinasabi sa atin ni San Juan o ni St. John sa ating unang pagbasa. Sabi niya, labis niyang ikinatutuwa ang pagsunod ng mga tao sa Diyos dahil ito ang sinasabi ng Diyos. At ang kanyang bilin sa mga tao, mag-ibigan kayo. Love one another. Ito yung susi sa ating kaligtasan, ang sundin ang Diyos. Kaya naman po, sa mga mayroong galit sa puso dyan, ha? Yung may mga may kagalit, yung mga matitigas ang puso, madadamot, matakot kayo. Matakot. Bakit? Kasi hindi ninyo sinusunod ang Diyos. Sabi, mag-ibigan. Kasama ng pag-ibig, ang pagpapatawad. Kasama ng pag-ibig, ang pagbibigay, ang pagtulong, ang pagkalinga, ang malasakit, ang kabutihan. Mga kapatid, talagang nakakatakot ang katapusan ng mundo. Pero kung alam mong ikaw ay maliligtas, hindi takot. Hindi takot dapat ang iyong maramdaman, kundi pagkasabik. Yung iba sinasabi, no, malapit na magunaw ang mundo. Matakot na tayo. Hindi. Kung alam mong ikaw ay maliligtas, dapat ang sasabihin mo, malapit na magunaw ang mundo. Excited na ako. Ito po yung sinasabi sa atin. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan tayo ni Jesus, sumunod sa Diyos. Dahil ito ang susi sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Amen.